Yung susunod po, pumunta na ho rito sa harapan. Sigaw ni Lolo Aben sa mga nakapilang pasyente. Pumunta na sa harapan yung isang lalaki. Kaya lang, nakapukaw ng kanyang pansin yung isang lalaki na nasa dulo. Hinahawi nito yung mga nakapilang tao. Ako muna ang susunod. Wala kang ibang gagamutin kung hindi ako lang. Uwi ka nun. Ang kanyang itsura ay kakaiba sa lahat ng mga tao roon. Dahil ito ay matipuno, nakasando at puno ng tatog, malaking mama na walang buhok. Kuya, sandali lang ho. Marami hong nakapila. Huli na ho kayo dumating eh. Baka pwedeng pumila ho muna kayo. Hindi. Hindi maaari. Ako ang susunod. Tumabi ka nga dyan. Siniko niya yung isa pang lalaki. Kaya ito nakalapit kay Lolo Aben. Ako na susunod. Upo na ako rito. Unang tingin pa lang sa kanya ng lolo, parang meron siyang kakaiba. Pinakikiramdaman niya kung ano bang meron sa lalaking yun. Nung una ay tila ba wala lang, pero nitong huli, habang umiinit ang upo nito sa kanyang inuupuan, nararamdaman ni Lolo Aben na meron siyang tinatago. Ikaw pala, yung naririnig ko na bagong manggagamot dito. Talaga bang manggagamot ka? Ha, kaibigan? Uwi ka ng lalaki. Alam mo, kung pumunta ka rito para mangasar, baka pwedeng umalis ka na. Kasi marami pang nakapila. Mas marami pa ang malala ang sakit kesa sa'yo. Sa palagay ko, wala ka namang sakit eh. Kung may sakit ka man, malamang sa pag-iisip yun. Aba! Mukhang minamaliit mo yata ako ah. Ha? Ano gusto mong mangyari? Kinuwelyohan nito si Lolo Aben. Hindi naman siya gumagante hanggang sa nakikiusap na lang si Lolo Aben dito at naririnig niya sa kanyang isipan na ang lalaki na yun ay lubhang napakadelikado. Kaibigan, kung ano man ang problema mo, pag-usapan natin to. At kung gusto mo akong labanan sa pamamaraan na gusto mo, pwede naman ako eh. Pero wag muna ngayon pakiusap. Maraming tao rito na nangangailangan ng tulong ko. Ah! Wala akong pakialam sa kanila. Basta ang gusto ko, ako ang haharapin mo ngayon. At yun nga ang gusto ko eh. Ipapakita ko sa mga tao rito na mas malakas ako kesa sa'yo, Aben. Ganun ba? Yun lang naman pala ang gusto mo eh. Sige, sandali lang ha. Mga kasama, merong isang nagmamagaling dito eh. Siningitan pa kayong lahat, hindi siya magpapagamot dahil ito ay isang antingero. Antingero ba ka mo? Ang hina naman pala ng bagod mo sa katawan. Bakit? Yun lang ba ang nararamdaman mo sa akin? Wala na bang iba? Hindi mo nararamdaman ang isang side ng aking kakayanan? Bakit? Ano pa bang meron sa'yo bukod sa pagiging kaliwang antingero mo? Marami pang iba, Aben. Marami pa. Kayong lahat na naririto, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ilampaso ang taong ito. Biglang nangitim ang kanyang mga balat. Tinanggal nito yung kanyang sando, kaya nakita ng maraming tao yung mga suot niyang anting-anting. Tigilan mo na ito, kaibigan. Pakiusap. Huwag ngayon oh. Maraming taong nangangailangan ng tulong ko. Ha! Wala akong pakialam. Tignan mo itong gagawin ko. Tignan mo! Nangitim ang kanyang balat. Kitang-kita ng maraming tao, lalong-lalo na nang ito ay magbago ng anyo. Ang pinagtatakahan ni Lolo Aben, nandoon siya sa loob ng pamamahay niya,
pero tila ba hindi umuubra dito yung kanyang mga pangontra sa bahay. Guys, sandali ano. Okay lang ba yung background na manok? Tumatahol na naman yung manok doon. Oh. Yan na naman. Tumatahol ano. Yan siya. Okay lang naman ano. Comment nga kayo kung hindi okay. Okay, tuloy na po natin yung kwento. Nang tuluyan na itong nagbago, yung mga tao roon ay unti-unting napapaatras. Sino yan? Sigaw ng iba. Habang yung iba naman ay nagtago sa mga puno. Sumigaw noon yung tatay ni Lolo Aben. Ang sabi niya, lumayo noon si Lolo Aben dahil tatagain niya yung lalaking yun. Ibang-iba na ang kanyang itsura. Ang pinaka nakakatakot sa kanya, Commander, yung mukha niya ay purong balahibo na itim at may maliit ito na sungay na parabang papasibol pa lang sa kanyang ulo. Tay, hayaan niyo ho ako rito. Kayang-kaya ko to. Kaya mo? Kaya mo? Nandito ako sa loob ng iyong pamamahay. Hindi umubra ang iyong mga walang kwentang pangontra. Aben, Aben, gusto ko lang subukan ang lakas mo. Ipakita mo sa akin ang kapangyarihan ng mama. Bakit kaya alam ng taong yun ang taglay na gamit ni Lolo Aben? Siguro, Commander, yung tao na yun ay matagal nang nagmamasid kay Lolo Aben nang hindi niya nalalaman. Sige, tignan natin kung kaya mo ko. Tutal, nandito naman ako sa loob ng aking pamamahay. Lamang pa rin ako sa laban. Wika niya sa lalaki. Kahit napakapangit ng itsura nun, hindi alintana kay Lolo Aben na labanan ito. Yung kanyang sanbinito, nilagay niya sa kanyang kaliwang kamay. Yung suot naman niya na birhin na maliit na kumikintab, nilagay niya sa isa niyang kamay. Kitang-kita ni Lolo Aben kung paano nasindak yung kanyang makakalaban. Bukod pa rito, ang sabi ng makakalaban niya, para siyang nababalutan ng kulay puti na liwanag. Ayun naman pala eh. Ngayon susubukan mo pa ba ako? Kung inaakala mo na kumbati espiritual lang ang kaya kong gawin, pues kaya ko rin lumaban ng harap-harapan. Kahit sino pa ang aking kaharap, hindi ko yan uurungan. Yan ang gusto mo, di ba? Maraming tao ang makakapanood. Sige, ipapakita ko sa kanila kung sino ba ang manggagamot na si Aben. Wika niya rito. Madali niyang inundayan ng bira yung malahalimaw sa kanyang harapan. Mabilis naman itong nakalihis, tapos tumalon sa bintana. Nagtungo ito sa ilalim ng puno kung nasaan naroroon yung ibang mga tao. Yung mga tao roon, Commander, ay dali-daling nagtatakbo sa kabilang puno upang maglingid. Hindi rin pala biro ang lakas ng isang antingero na aswang dahil bigla siyang umakyat sa itaas. Hindi naman doon makasunod si Lolo Aben, kaya ang ginawa nun, kinantyawan siya ng kinantyawan. Dito tayo maglaban, Aben, sigaw nito sa itaas. At pumutol ito ng sanga. Yung sanga na yun ay halos kasing taba ng hita ng tao. Umakyat ka dito, Aben, dahil ipapalo ko ito sa ulo mo. Hoy, galing mo rin manggulang ano? Buba ka rito. Papatulan kita sa loob ng bakuran ko. Kahit maraming tao, hindi ako mahihiya na kitilin ang buhay mo rito. Sigaw ni Lolo Aben, ang hindi alam ng aswang na antingero na yon. Doon mismo sa puno na yon ay nakatira ang kaibigan na kapring puti ni Lolo Aben. Salita ng salita yung antingerong aswang. Hindi na kumikibo noon si Lolo Aben at nakatingin na lang ito sa itaas. Nakikita na pala ni Lolo na yung kaibigan niya ay nasa likuran na ng antingerong aswang. Hindi niya ito basta nararamdaman hanggang sa nagulat na lang siya dahil merong sumipa sa kanya sa itaas.
kaya agad-agad ay nahulog ito sa lupa. Nang mahulog siya sa lupa, hindi siya basta nakabangon. Pinakita pa nito yung mahaba niyang pakpak. Senyales na ito ay lilipad. Kahit araw na araw nung mga oras na ito, hindi alintana sa kanya ang paglipad at magpakita sa maraming tao. Hindi ka na makakaalis dito, antingerong aswang. Tatapusin na kita. Alam mo ba, nasa iyong pinuntahan, nandyan ang aking kaibigan. Ano, tatakas ka? Hindi na makagalaw yung kalaban ni Lolo Aben dahil nang ito ay nagpupumilit na tumayo, siya pala ay naigapos na ng espiritual na kapangyarihan ni Lolo Aben. Ano? Gamitin mo na rin ang iyong mga walang kwentang ano ba tawag sa inyo noon? Pakawalan mo ko, Aben. Bigyan mo ko ng patas na laban. Hindi! Bakit naman kita bibigyan ng patas na laban? Uwi na lang hiya mo ang aking lugar. Ipinakikita mo sa mga tao rito kung sino ka. Laking gulat ni Lolo Aben nang biglang yung mga tao roon ay pinagbabato yung antingerong aswang na nakalagpak sa lupa dahil ito ay hindi makagalaw. Yung isa pa rito, Commander, galit na galit ayon sa lalaking yon. Yung antingerong aswang daw na yon ang tumangay sa kanyang alagang baboy kagabi. Ganun ah, pati pala yung baboy ng tao, hindi mo pinapatawad. Sige kuya, batuhin mo. Ilang ulit nilang pinagbabato yung lalaking yun. Kaya lang, Commander, wala kang makikita sa kanya na bakas ng dugo. Tamang nasasaktan ito, pero parang wala lang sa kanya yun. Hanggang sa sinabi ni Lolo Aben na tigilan nyo na yung ginagawa nyo. Hindi yan epektibo. Yung isa naman, Commander, yung isang matanda, lumapit ito roon habang nakahiga yung antingerong aswang. May hawak itong mahabang bolo, ang sabi ng matanda. Pipigtasin ko yung ulo mo! Sigaw niya. Mapipigtas na sana yung ulo nun kung hindi pinigil ni Lolo Aben. Lolo, maghulos dili ho kayo. Hindi ho basta yan napuputulan ng ulo kung ang gamit nyo ay simpleng bolo. Mapuputol nyo ang kanyang ulo kung punong-puno ng usal yung gamit nyo kahit yan pa isabihin kalawangin na. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Ginoo! Sagot ng matanda. Gawin nyo na ang gusto nyo. Hindi nyo ako mapapatay. Lahat kayong nanakit sa akin dito ay mamarkahan ko. Uwi ka ng antingerong aswang. Itigil mo na yan kung sino ka man. Ano ba talagang plano mo? Kagaya ng sinabi ko kanina, Ben, ikaw lang ang gusto ko. Bakit nakikialam ang mga tawang ito? Bigyan mo ko ng patas na laban, Aben, at ipakikita ko sa kanila kung sino ba ang kanilang pinagbababato. Hindi kita maaaring bigyan ng patas na laban dahil naniniwala ako na lahat ng tao rito ay sasaktan mo. Hindi ka masisiyahan sa laban natin, alam ko yan. Malakas ka, pero panggapos lang pala ang nararapat sa'yo para hindi ka makagalaw. Aben, iya! Kung inaakala mo na hindi ako makakaalis dito, nagkakamali ka! Pinagbibigyan lang kita, Aben. Pinagbibigyan lang kita sa oras na dumating na ang aking kaibigan. Dinitiyak ko sa iyo na lahat kayo rito ay mawawalan ng malay. Kaya pakawalan mo na ako. Pakawalan mo na ako. Pag hindi mo ako pinakawalan, uunahin ko ang matandang ito. Itinuturo niya yung matandang may hawak na bolo, yung nagsasabi na puputulan daw ng ulo yung aswang na antingero. Hindi mo yan magagawa sa harapan ko. Kitang-kita ng mga tao, Commander,
na yung kanyang itsura ay napakapangit at tumambad din sa mga tao. Yung suot niyang napakaraming anting hanggang sa nakita nilang lahat na yung kanyang kasuotan na mga anting-anting ay bigla na lamang umuusok. Umuusok ito habang unti-unting bumabaon sa dibdib ng antingerong aswang. Naalarma si Lolo Aben kaya sinabihan niya yung mga tao na magsigsilayo na kung maaari ay tumakbo na sila dahil batid ni Lolo Aben na ito na ang pinakadelikadong inkuwentro sa araw na ito. Hindi naman naniniwala yung mga tao kaya nang tuluyan nang bumaon sa kanyang katawan yung mga kasuotan niya, agad-agad Commander ay nakatayo ito at agad-agad din inundayan niya ng birasa sikmura si Lolo Aben kaya ito ay napalhod. Tumakbo na kayo, pakiusap. Tumakbo na kayo, sigaw niya sa mga tao. Hinawakan nito sa ulo si Lolo Aben at itinapon sa isa pang malaking puno. Tumingala sa itaas yung kalaban ni Lolo Aben. Kitang-kita niya na andoon pa yung kaibigan na kapre ni Lolo Aben. Kapre, nakikiilam ka sa kaguluhang ito. Pati ikaw ay tatapusin ko. Dali-dali itong lumutang sa lupa at umakyat sa itaas. Tangkang kukunin nito yung kapre sa itaas, pero sadyang magulang yung kaibigan ni Lolo Aben na kapre dahil agad-agad din ay nawala ito sa kanyang kinauupuan. Yung mga ganong pagkakataon, hindi na ito kayang sundan pa ng aswang dahil magkaiba ang kanilang kakayanan. Nasaan ka na? Magpakita ka sa akin kung hindi gigibain ko itong bahay mo. Uwi ka ng aswang na antingero. Nakabangon na noon si Lolo Aben at nag-uwi ka ito ng... Ang sabi ko, tumakbo na kayong lahat. Hayaan nyo na ako rito. Tay, Nay, hayaan nyo na ang mga tao na umalis na. Iwanan nyo na ako. Kayang-kaya ko ang sarili ko. Sinasabi yon ni Lolo Aben habang tumutulo ang kanyang dugo mula sa kanyang bunganga. Bumaba sa lupa yung kanyang kalaban. Lumapit ito kay Lolo Aben pero bigla itong napahinto nang yung kanyang kamay ay ibinuka ni Lolo Aben at pinapakita ng lantaran sa mga tao roon maging sa kalaban niya kung ano ang kanyang hawak. Nasilaw Commander yung kalaban ni Lolo Aben at yung ibang mga tao dito pa lang sila nagtakbuhan. Meron namang mga naiwan, halos kalahati yun. Yung mga nagtakbuhan, heto pala Commander, yung mga taong inosente na walang kaalam-alam pagdating sa mga ganun. Ang mga naiwan, sila yung mga tao na gustong sumubok kay Lolo Aben. Bakit hindi pa kayo magtatakbo? Umalis na kayo rito at delikado rito, sigaw niya sa mga tao. Yung isa rito nagsalita ang wika noon kay Lolo Aben. Hindi kami tatakbo dahil gusto naming subukan ng lakas mo. Uwi ka nun. Nagpakilala yung isa na yon bilang isang mangbabarang. Ayon dito, marami na raw siyang pinatay na albularyo. Yung mga nagtakbuhan ay mga inosenteng tao habang ang mga naiwan sila yung mga taong gustong sumubok sa Lolo Aben ko. Akala ko ako lang, kaya pala meron akong nararamdaman. Tamang-tama. Nang sabihin niya yon Commander, merong inuusal yung antingerong aswang. Hindi ito maintindihan ni Lolo Aben. Nang usalin niya yon,
ilang salita lang ito, Commander, yung mga taong naiwan na gustong sumubok kay Lolo Abin, ang lahat ng mga ito ay bigla na lamang nagsigsibagsakan sa lupa at nawalan ng malay at nagkikikisay. Anong ginawa mo sa kanila? Napakasama mo! Masama na kung masama, Abin. Ipinakikita ko lang sa'yo na sa lahat ng gustong sumubok sa'yo rito, ako ang pinakamalakas. Isang aswang na mag-aanting kung sila ay marami ng pinatay na mga albularyo. Pwes ako din, mas marami at mas malakas ako sa kanila. Alam mo ba? Meron akong nakalaban noon nang dahil sa takot sa akin ni Sendong. Tumakbo ito, nagtago sa tubig. Naisahan niya ako dahil meron siyang mutya ng tubig sa katawan. Nang dahil doon natakasan niya ako. Pag nahanap ko ang taong yun, isasabay na kita sa kanya. Ililibing ko kayong dalawa na magkatabi. Sinong Sendong? Hindi ko kilala yung sinasabi mo. Ang hina mo naman. Samantalang kaming mga nasa kaliwa ay magkakakilala. Masyado nang humahaba ang usapan nilang dalawa, Commander. Laking gulat ng kalaban ni Lolo Abin nang siya ay hampasin sa ulo ng malaking kahoy na merong tulis-tulis. Ang humampas roon yung kaibigan ni Lolo Abin na kapre. Walang tigil na pinaghahampas niya ito. Kaya lang, Commander, ay hindi man lang ito napapatid sa kanyang kinatatayuan. Nang maputol yung kahoy, lumingon dito yung kalaban nila, Lolo Abin. Yun lang? Wala na bang iba? Mahinang klasika, kapre. Agad niyang sinipa yung kapre, pero agad din itong nawala. Na siya namang ikinagalit na naman ng kalaban ni Lolo Abin. Masyado mo kong ginugulangan. Huwag mo kong gulangan, kapre. Magpakita ka sa akin at papatayin kita. Sigaw neto, Commander. Hindi mo siya kayang hulihin. Magkaiba kayo ng kakayanan. Ako na lang ang labanan mo kung sino ka mang demonyo ka. Sigaw naman sa kanya ni Lolo Abin. Dali-dali, Commander, ay binuka nito yung malaki niyang pakpak at sinabing aalis muna ako. Babalik ako mamayang gabi at dito kita tatapusin. Mas malakas pala sa gabi yung kalaban na yun kesa sa araw. Kaya pala hindi ito masyadong nakakagalaw. Ganon pa man, Commander, lubhang napakadelikado pa rin ng taong yun. Isipin mo, yung ibang mga kaliwa roon ay nawalan ng malay nang dahil sa kanya. Nang lumipad na ito sa itaas, yung mga nagbagsakan na mga kaliwa na nawalan ng malay kanina ay unti-unti nang nagising. Yung isa rito ay nagyabang pa nga. Nasaan na yun? Abin, nasaan na yun? Ano, tinakasan ka niya? Wala naman pala siyang silbi. Tayong dalawa na lang ang maglaban. Nang sabihin yun ng lalaki, medyo nainis si Lolo Abin. Kaya yung hawak niyang kutsilyong maliit ay agad niyang sinaksak sa tagiliran nito. Alam ni Lolo Abin na ito ay hindi basta-basta mamamatay. Kaya nung saksakin niya, tinanggal niya rin yun, Commander. Umagos ang dugo ng lalaki na isang mangbabarang pala. Ano? Hindi ka pa ba alis? Saka nyo na ako subukan. Pag wala ng tao, kahit gabi, pagbibigyan ko kayo. Sigaw nito sa kanila. Laking gulat ni Lolo Abin dahil meron din palang kakaibang kakayanan ang mangbabarang na ito. Nang umaagos ang kanyang mga dugo, kitang-kita ni Lolo Abin na merong isang malaking uod ang pumasak doon. At yung uod na ito ay unti-unting naging laman na siyang pumalit sa butas niya sa katawan. Ganyan ako kalakas, Abin. Ganyan ako kalakas. Hindi mo ako kaya. Babalikan kita.
pag nagkita kami ng mag-aanting na aswang na yun, ipapakita ko sa iyo, Aben, na mas malakas ako roon. Ang dami niyong satsat, nang dahil sa inyo, napipigil ang pagtulong ko sa tao. Umalis na nga kayo! Umalis na ang mga ito. At yung ibang mga tao, Commander, ay hindi na nagsigsibalikan dahil natakot na ang mga ito sa mga ipinakikita ng mga kaliwang gustong sumubok sa kanya. Okay! Salamat po! Hanggang dito po ang part 6 ng kwento. Abangan po natin yung susunod, okay? At mahaba itong kwento na ito. Kahit po mababa ang views nito, guys, itutuloy ko po ang kwento na ito. Okay? Yun lang po at maraming salamat!